Nakapag-install na ba kayo ng app sa PC nyo na hindi nyo ma-uninstall? Ako, paano na yan? Pero may basic na paraan kung paano natin i-uninstall yan. Tara! Okay, query, magda-download tayo ng antivirus sa Google. Antivirus. Kunwari ito dinownload nyo, antivirus. Pero hindi ko siya i-download. Kunwari ito yung apps na dinownload nyo. Okay, dinownload nyo. Tapos, in-install nyo. Ayaw nyo ma-uninstall. Medyo makabangan ng konti doon. Kasi bakit ganun? Parang wala naman yata ang application na hindi na uninstall. Kaya may paraan dyan. May basic na paraan dyan. Paano gagawin natin? Pero bago muna tayo pumunta doon, itong PanCafe ang gagawin kong example lang. Example lang PanCafe. Kuwari, PanCafe ang na-download nyo, antivirus, kung anumang apps na Google lang na-download nyo, tapos ayaw mag-uninstall. Ito ang ginawa kong sample. Install muna natin. Okay, ngayon na-install ko na ang PanCafe Pro. Ito na 'yon. Ang first step na gagawin natin, pupunta muna tayo dito sa control app. Kung meron and guys, control app. Kung meron kayo sa computer nyo ng shortcut na ganyan, click nyo lang at lalabas 'yan. Pupunta kayo ngayon sa uninstall. Kung meron na kayong shortcut na ganun. Ngayon, kung wala, itatype naman natin, isesearch nyo lang dito, control app. Control app. Kung lang, lalabas na yung ano niya. Ito. I-click nyo lang yan. Lalabas din yun. Yun din. Kasi, kung sakaling wala lang kayong shortcut na ganyan, control app. Search nyo na lang dito. Control app. At lalabas to. Okay. Ngayon guys. Eto na. Pupunta ngayon tayo sa program. Tapos click nyo ang uninstall a program. Pag-click nyo yan, hanapin nyo yung in-install nyo. Kuwari, antivirus o kung anong classic apps na dinownload nyo sa Google. Ang in-install kasi natin ay PanCafe Pro. Ngayon, hahanapin natin ngayon kung nasaan yung PanCafe Pro dyan. Eto, guys, PanCafe Pro. I-uninstall ngayon natin. I-right-click nyo lang, lalabas uninstall. Click nyo lang yung uninstall. Lalabas dyan. Are you sure want to complete? Remove. I-yes natin. Ngayon nakalagay, uninstall has detected that PanCafe Pro is currently running. Ngayon, hindi nyo ma-uninstall yan. Kasi nga, gumagana siya. Nag-run siya. Ngayon, i-disable natin siya. Kasi sabi, hindi siya, gumagana siya. Kaya hindi siya ma-uninstall. I-disable natin siya. Ngayon, pupunta tayo sa keyboard. Ito, shortcut lang to. I-long press nyo yung logo ng Windows. Long press plus, huwag nyo bibitawan tong logo. Long press nyo, tapos pindutin nyo yung R. Pag pinindut nyo yung R, may lalabas sa baba. Yun. Pag may lumabas na ganyan, type nyo lang msconfig. Yan. msconfig. Itatype nyo yan, guys. Tapos, okay. Ngayon, lalabas yan. May lalabas na ganyan.
Yan siya na guys, magulo yung camera. Yan, may lalabas na ganyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, nasa general tayo. General boot services startup and tools. Dito tayo pupunta sa startup. Startup. Pag-click nyo yan, open task manager. Hanapin nyo dito yung in-install natin kanina. Ang in-install natin, di ba, PanCafe Pro. PanCafe Pro. Ngayon, nahanapin natin dito yung PanCafe Pro. Eto guys, naka-enable siya. Ibig sabihin gumagana. Yun ang sinasabi niya. Sinasabi kanina ng PC na hindi siya pwede kasi gumagana. Ngayon, i-disable natin yan. I-disable natin. Okay, nakita nyo guys, naka-disable na. Disable. Ibig sabihin, dapat ma-uninstall na natin siya. Okay, tapos ngayon, babalik tayo kanina sa control app. Okay, balik tayo sa control app. Program and install. Hanapin ulit natin si PanCafe. Eto si PanCafe. I-uninstall ulit natin siya. Nakita nyo guys, ayaw pa rin. Na-disable na natin, ayaw pa rin. Gumagana pa rin daw siya. Ngayon, paano ngayon ang gagawin natin? Ito na ang pinaka-purpose ng ating tutorial. Kung paano natin i-uninstall ang mga apps na katulad nyan. Isa lang yan sa mga maraming apps na hindi basta-basta na-uninstall. Ngayon, babalik tayo sa babalik muna tayo sa window. Parang ulit kanina. I-click nyo yung ilolong press nyo itong window logo sa keyboard plus R. Lalabas uli yan. Yan. Lalabas yung run. Shortcut kasi yung guys eh. Shortcut ng run. Ngayon, ang itatype nyo dyan ay ganun din, msconfig. Msconfig. Type nyo lang guys, ms computer 12 is still config. Msconfig, tapos enter. Lalabas uli yan, yung katulad kanina. Inulit ko lang para alam nyo kung ano itatype nyo. Msconfig. Ngayon, sa boot naman tayo pupunta. Eto guys, boot. Click nyo lang yung boot. Tapos sa baba, ang i-check nyo dyan, itong safe boot. Safe boot. I-check nyo yan. Tapos, apply. Okay. Ngayon guys, hingi siya ng restart. Restart lang natin. Basta sundan nyo lang tong tutorial na to guys, hindi kayo maliligaw. May restart natin yung PC. Antayin lang natin guys. Okay guys, antay lang natin saglit. Medyo matagal mag-loading. Ganyan mangyayari guys sa PC nyo. Magba-black screen yan. Pero huwag kayo kakabahan, hindi nasira yung PC nyo guys. Kasi naka-safe mode tayo. Ayan guys, safe mode. Ngayon, naku, ano nangyari, di ba? Parang, ba't ganito? Parang nasira pa yata. Hindi yan nasira guys kasi naka-safe mode tayo. Normal na mangyayari yan. Pag lumabas yan, ni-restart nyo.
Huwag yung kakabahan, normal lang yan. Tapos, ibabalik ulit tayo dun sa kanina, sa tinype natin na window, ilolong press na matagal, plus R. Tapos lalabas ulit yan, yung tinype natin, msconfig, ito. msconfig, enter ulit natin. Babalik ulit tayo dun. Tapos babalik ulit tayo sa boot. Okay guys, ire-ready na natin yan. Ire-ready na natin. Tapos, balik ulit tayo sa control app. Ito guys, yung una, control app, kung may logo na sa inyo sa baba ng shortcut, click nyo na lang. Pero pag wala, type nyo lang ulit dito, control app. Ayan. Pag tinype nyo yung control app, lalabas tong logo na to, i-click nyo. Kasi, i-uninstall na natin yan. Okay guys, pasensya na kayo, medyo magulo ng camera. Windows 10 kasi ito. Pag lumabas yung ganyan, di ba kanina, pinindot natin control app, iba lumabas. Kung Windows 10 ang gamit nyo. Ngayon, baka malito na naman kayo, naiba na naman yung logo. Ang gagawin natin dyan, ito ang okay guys, ang pipindutin nyo lang yan, sa category tayo pupunta. Category. Para bumalik yung kaninang yung logo nya. Kaninang formation ng pagpipilihan natin. Okay, yan na. Bumalik na. Click ulit tayo sa program uninstall. Hahanapin ulit natin si PanCafe. Ito in-install natin si PanCafe. Ito in-install natin. PanCafe. I-uninstall na natin. Uninstall. Diba guys, kanina in-uninstall natin, ayaw, nagra-running. Dinisable na rin natin siya, nagra-running pa rin daw siya, bawal pa rin uninstall. Ngayon, tingnan natin kung gagana. Nakita nyo guys, na-uninstall na natin siya. Diba basic na basic lang. Ayan, PanCafe Pro was removed from your computer. Basic na basic lang guys. Kaya pag nangyari sa inyo yun, huwag kayo basta-basta kakabahan. Tapos, para bumalik, na-uninstall na natin guys. Para bumalik sa dating program yung ating PC, i-uncheck na uli natin itong safe boot. Uncheck uli natin. Uncheck. Ang apply uli natin, i-okay natin. Magre-restart uli siya. Hingi uli siya ng restart. Restart lang uli natin. Antayin lang natin mag-restart. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung nawala na ba talaga siya, baka bumalik. Ayan siya na guys. Medyo mabagal ng loading. Normal lang sa Windows 7 yung matagal na loading. Kumpara sa Windows 7. Pag nasa ang PC mo ay hindi ganong malakas. Pero DDR3 lang kasi yung PC ko ito. Ang ginagamit ko eh. Pero pag DDR4 at naka SSD ka pa. Saglit lang yung loading ni Windows 10. Yung kaganda na naka DDR4 ka na naka SSD ka pa. Kasi itong PC natin DDR3 hard disk lang ang gamit ko. HDD lang. Kaya ganyan siya katagal. Normal lang yun sa mga DDR3 tapos naka hard disk ka pa. Ayun guys, nawala na si PanCafe. Susurin natin kung talaga siyang nawala. Balik ulit tayo sa control panel, checkin natin kung nawala. Pero nawala yung logo, ibig sabihin nawala na siya. Tapos bumalik na yung dati niyang naging bumalik na uli siya sa dati niyang system. Control panel. Tapos program
Hanapin natin si Pan Cafe kung nandi dito pa. Ayun guys, wala na. Wala na guys, kahit hanapin nyo dyan, wala na. Okay, basic na basic lang guys. Okay guys, di ba basic na basic lang. Kaya wag kayo kakabahan, sundan nyo lang yung video natin na to para hindi kayo kakabahan. Pero, ang masamang balita, huwag kayo basta-basta magda-download ng antivirus. Kasi, naka-experience na ako na nag-download ako ng apps, sumaba yung antivirus, hindi talaga siya mabubura. Kahit sundin mo itong tutorial na to, hindi siya mabubura. Virus talaga yan. Hindi lahat ng antivirus ay para sa virus. Minsan pro-virus din ang mga yan. Kaya ingat-ingat lang kayo sa pagda-download ng apps guys. Kung ako tatanungin nyo, hindi ko nire-recommend si antivirus kasi pinapatay niya ang files eh. Kahit wala siyang virus, pag na-detect niya na feeling niya may virus, buburahin niya, papatay niya, masisira yung files. Kaya, hindi maganda yung antivirus para sa akin na. Opinion ko lang kasi naka-experience na ako nun. Pag-install ako ng antivirus, ginawa ko na yung tutorial ko ngayon, ayaw mo bra, pinormat ko siya. Yun ang masakit. Kaya iwas lang kayo sa mga apps na may virus talaga. Pag ayaw mag-uninstall, sinundan nyo na yung tutorial natin, ayaw mag-uninstall, virus yan, format na kailangan yan. Guys, kaya ingat lang. Yun lang. At sana may natutunan kayo. Basic na basic lang. Malaking bagay ito. Yun lang, sana kung nagustuhan nyo yung video na to, mag-subscribe kayo at i-like nyo at yun, maraming salamat.